Magandang hapon mga ka-tuner. So nagpalit ako ng front shock kasi nabali yung shock ko. Ito nabali. So procedure kung paano ko ito ginawa is isang una is tinanggal, nag-jack ako. Dito ako nag-jack. Tapos sinuputahan ko na itong jack stand dito. Tapos ang una kong gagawin is tatanggalin ko itong mga stabilizer link at saka itong mga bolt dito sa ilalim. Isa dito, isa din dito. Ito, ilalim lang na ang kalito. Para pag natanggal na itong mga bolt dito at saka itong stabilizer link, pwede natin siyang ito, pwede natin mahila dito para magiging maluwag ang space. Tapos dito na dadaan yung shock natin ito. Matatanggal itong shock na ito kapag pinulogan mo itong tatlong tornillo dito sa itaas. Tapos ito din. Yun lang yung gagawin. Tapos papakita ko sa inyo mamaya kung paano matatanggal yung mga itong shock na to pag natanggal na tong lahat ng ating tatanggalin. Okay, babalik ako mamaya. Ayun, natanggal natin tong mga bolt na to, yung tatlong bolt dito sa itaas. Tapos natanggal na natin tong stabilizer link, yung dalawa dito. Tapos natanggal na natin tong dalawang bolt dito. Hindi yung nakita. Ito. Ang dalawang bolt dito. Tanggal ko na. So, ito yung trick na part. Gumamit na kayo ng mahabang nito. Or mayroon ba kayong ano ba tawag dito? Basta mahabang tubo or ano. Lagay mo lang dito. Hanap ka lang. Pwede na yung pagkabitan. Tapos tulak mo ito pababa. Nakikita nyo? Pag tulak mo ito ng pababa, ito is aangat dito, tapos mahihi ito. Pag tulak mo ito pababa, is maangat ito, tapos mahu. Pwede nyo yung hilahin papunta dito. Kaya, ayan. Diba masyadong maluwal dito? Ayan. After ko itong ginawa na ito, magiging ito na lang tatanggal ng kusa na yung mono. Yung shop. Okay. Dahil bago yung shock natin. Ito, bago yung shock natin. So, mas pinush na yung lower control arm na to. Pababa. So, parang masyadong malayo to. Sa ating caliper at saka yung sa lower ball joint. So, ang ginawa ko is jajakan natin to para maiangat natin tong lower control arm papunta dito. Malagyan natin ito ng bolt dito. Papunta dito. Dito siya nakapunta. So, sige, papakita ko sa inyo. So, palit tayo ng bagong shock para sa Fortuner 2008 model. So, ang first nating gagawin is yung una kong ginawa kanina is nag-jack ako dito. Yan. Tapos, tinaas ko yung gulong. Tinanggal ko yung gulong. Tapos, pagtanggal ko ng gulong is tinanggal ko itong dito. Ito sa baba. Sa lower control joint. Ito siya. Sa ilalim ng caliper. Pagkatapos is yung ginawa ko is tinanggal ko yung stabilizer link dito. Nakakabit dito. Okay. Tanggal ko na. Ito. Ito na yung nakakabit kanina. Pagkatapos kong tinanggal is pinulogan ko ito. Okay. Pagkatapos tinanggal ko lang todo, tapos ito tinanggal ko din to.
Tapos para matanggal ito, dahil natanggal na tong stabilizer link at saka yung dito sa ball joint ito, tinabi ko muna to gamit ang jack stand para maluwag dito. Pag matanggal mo na tong bolt na to, gamit ka na lang nito para malower mo tong ito. So gamitin ito ang proper. Ayan. Tulak mo lang pababa para bababa ito. So kusang matatanggal itong shock dito dapat. Okay, ayun. So nakabit ko na lahat. So pagkabit pala para mas madali is huwag mo muna itong i-fix ito dito. Huwag mo muna i-fix ito dito. Unahin mo muna ito dito. Pag nilagay mo na ito is madali mo na ito malock dito at saka dito. Okay. So ayun, jack ako para abot na ito. Ito, nalagyan natin ang bolt kanina. Para aabot din to sa stabilizer link natin. Kita niyo ba? Okay. Yan, abot na. Kanina masyado itong malayo. Ito. Tsaka yun ito. Virgin ako.